Hello, hello, hello! Magandang araw! So, welcome na naman po sa ating panibagong video ngayong araw na ito. So, kung napapansin ninyo ay ako ay nag-voice over lang sa mga video kong ito. Ewan ko, parang lately nag-e-enjoy na akong mag-voice over kasi medyo matagal kaming hindi nakapag-upload, hindi nakapag-video ni Bebe. So, parang hindi na ako nasanay na umarap na lang sa camera. So, siguro isa ito sa mga magiging changes, no, dito sa mga videos na gagawin natin. So, bale, behind the scene na lang ako. At mas siguro mas maganda kung ipakita ko sa inyo yung mga tanawin or yung mga places dito sa Canada habang ako ay nagbibigay din sa inyo ng iba pang mga impormasyon, lalo na sa mga kababayan natin na gusto rin magpunta dito sa Canada, buhay dito sa Canada, kung paano ba ang maging caregiver dito sa Canada. At hindi lang yun, kung ano-ano pang mga story, no? I'll try to share yung mga informative na life experiences sa pagiging OFW. Medyo natagalan kami sa pagba-vlog kasi nga may mga reasons naman. So, sa next video ko ay i-share ko sa inyo kung ano ba yung two main reasons kung bakit medyo natagalan kaming makapag-upload. So, abangan nyo po yung next vlog namin na yan at sana ay patuloy nyo pa rin pong panoorin itong mga videos natin. So, pag-uusapan po natin ngayon ang tungkol dito sa winter, no? Kasi, although kanina, sa panimula ng ating video, ay medyo maganda pa yung weather. And then, pagdating ng mga bear months, ayan na. Although, hindi pa siya talaga winter time. Pero, nag-i-snow na sa mga minsan September, as early as September yan, may snow na. October, basta pumasok na yung bear, asahan natin na lumalamig na rin siya at nagkakaroon na ng mga yelo sa paligid. So, gaano ba kalamig ang Canada? So, nagpunta na ako sa Canada, grabe pala yung lamig. Parang hindi mo siya mai-imagine. Ang alam mo, malamig sa Canada, pero once na nandito ka na, dun mo talaga ma-feel na sobra pala yung lamig. So, ako kasi galing pa ako ng Dubai eh. So, dun naman, di ba, sobrang init. So, yung mga dala kong winter clothes noon, eh akala ko eh enough na yun para sa lamig dito. Eh sa hangin pa lang, oh, kung nakikita ninyo, grabe na, di ba? Sa wind pa lang yan. So, paano pa kung inabutan na tayo ng winter? So, yung mga damit ko galing sa Dubai, hindi pala yun sapat. Akala ko makakapal na yun. Akala ko kayang-kaya niya na yung weather dito, or kakayanin, or sapat na. Pero pagdating dito, eh dumating ako dito mga March. So kung tutuusin, hindi na ganun kalamig eh. Pero hindi pa rin sapat yung mga thick clothes or warm clothes, mga jacket na dala-dala ko galing sa Dubai. So, ayun. Actually, kasi ako, depende rin kasi sa tao eh. No? Ako kasi medyo lamigin ako. So, madali talaga kung ano lamigin. Siguro kung ikaw sanay ka naman sa lamig or enjoy ka naman na sa malamig na klima, so siguro makakaya din naman. Pero kung halimbawa kagaya ko, ako hindi rin naman talaga ako sanay sa malamig, mag-i-invest ka na lang siguro sa mga winter clothes na talagang warm, na talagang dito talaga na gawa, no? Or dito mo siya mabibili, mag-i-invest ka. Kasi minsan may mga jackets, yan, mga winter jackets. So, titingnan mo talaga na talagang
warm siya, ganyan. Kasi kung mga pamporma-porma lang na jacket, eh hindi pwede, hindi uubra yun dito sa lamig dito. So, kailangan ang talagang kaya niya, at least negative 40, mga ganyan. Tapos, aside from that, eh meron ka pang mga suot-suot, no? Siguro. Kasi ako talagang sa sobrang lamigin ko, minsan, ano nga eh, sabi pa nung employer ko dati, ano daw ako, parang over daw yung suot ko. Kasi sobrang kapal. Tapos ang dami ko pang layers, di ba? Na sinusuot. Siguro mga 4-5 layers ako. Ganun talaga ako kalamigin. Tapos yung boots, kailangan mo rin kasing mag-invest sa boots. Sa boots naman, hahanap ka talaga nung... Kasi minsan may mga boots na makikita ka na negative 25 or kung ano yung kakayanin yung degree sa paa mo or na lamig or minsan naman negative 35 or minsan yung higher pa. So, may mga kamahalan yung mga ganun. Pero yun yung magandang investment na rin eh. Kasi matagal mo naman siyang magagamit. Tsaka alam mo na pag lumabas ka, eh hindi ka talaga lalapigin. So, kakayanin naman yung lamig, kasi marami rin naman tayong mga kababayan dito. It's just a matter of adapting to it, tapos accepting yung situation na talagang malamig dito, kaya ikaw na lang talaga yung gagawa ng paraan para makapag-adjust ka sa lamig. At yun nga, kailangan mo talaga mag-invest sa mga good quality na winter clothes para maging comfortable ka kahit nasa labas ka at nagyeyelo. So, pagkatapos naman ng mga yelo na yan, di ba sabi nga, there's always sunshine after the rain. So, ayun, bumabalik din naman na mga after ilang months, siguro mga April, May, ayan na, nagbo-bloom na yan. Nagbo-bloom na ulit, gumaganda na ulit yung paligid, ganyan. So, kumbaga, ayun naman ang kagandahan dito sa Canada kasi, di ba, 4 seasons eh. So, na-appreciate mo ka, although mas marami talaga ang winter, pero still, ma-appreciate mo siya. So, dun lang po, nagtatapos ang ating video. So, sa hanggang sa susunod po, kita-kits ulit po tayo sa mga susunod pang videos. And stay safe, stay happy. Salamat po sa muling pagsama. See you again next time. Bye!